Naperwisyo ang mga pasahero matapos magtigil-pasada ang ilang jeepney drivers kaninang umaga. Ang dahilan ang di manoy planong pag-phase out sa mga lumang jeep. Pero ayon sa LTFRB, wala pa naman daw malinaw na plano para rito. Live mula sa Quezon City, may report si Sherry Ann Torres. Jessica, sinisisi ng grupong ACTO yung LTFRB dahil hindi raw agad pinaalam sa kanila na wala pala itong nababalita na phase out ng mga PUJ no, sa susunod na taon. Kung hindi raw sana sila o kung sila daw ay nasabihan, sana raw hindi mangyayari yung kaninang umaga. Jessica, ito ang ating video. Lunes na Lunes, ito ang sumalubong sa mga commuter kaninang umaga. Ang mga pumasadang jeep, hinarang. Ang mga pasahero nakasakay na pilit pinababa ng grupong ACTO na nagtigil-pasada. Dituloy naiwasang uminit ang ulo ng mga pasahero. Kahit kumandong na ako sa pasahero, ginawa ko, makasakay lang, tapos pabababain ka pa. Nagtsagaan na nga ako kahit mahilo-hilo na ako, tapos ganyan pa gagawin. Sa terminal ng jeep na ito, tila forever na ang pila ng mga pasahero. Ang mag-asawang ito, papunta sa ospital para ipa-check up ang kanilang sanggol. Apo, may ubus si Kunle. Check up sana. Ano mang mensahe? Nagmamadali nga kami kasi may pasok pa ako. Dapat maaga pa lang sinabi na may rally para din na lang kami tumulik dito. Nagtigil pasada ang grupong ACTO bilang protesta sa balak di umanong pag-phase out sa mga jeep na 15 taon na o mas luma pa. Sumasang-ayon kami sa modernization. Ang aming hiling doon, wag namang sabay-sabay. No, meron tayong time limit na hanggang sa matapos yung ganong taon ay nagawa na namin lahat. Agad ding tinapos ng grupo ang tigil pasada. Nagpatawag kasi ng dialogo ang DOTC at LTFRB. Dito, nilinaw ni LTFRB Chairman Winston Hines na wala pang napagkakasundo ang pagpe-phase out ng mga jeep. By next year, ay wala pong phase out na mangyayari. No? So, dahil hindi ko namin alam kung paano nga sila nakapagkaroon ng konklusyon na mayroong face out. Ang mga tsuper na nakausap namin, abot-abot ang pasasalamat. Hindi naman nila pwede alisin talaga ito. Mawawala ng trabaho, maraming tao. Everybody happy. Sabi ni Daluna, 90% ng 35,000 na mga miyembro nilang jeep nasa edad 15 pataas. Hindi man tuloy ang pagpe-phase out, tuloy daw ang paghanap nila ng mga mauutangan para makapagpagawa ng mga bagong jeep. Jessica, kanina tinanong natin si LTFRB Chairman Hines no, kung hanggang kailan itong sinasabi ng LTFRB na walang mangyayaring phase out. Sabi niya, indefinite itong petsa na pag-uusapan dito dahil tuloy pa raw ang pag-aaral ng DOTC kasama yung mga stakeholders dito nga sa transport industry. Jessica. Abay, ano pala yun, Shet? Pwede naman pala silang mag-usap-usap. Ba't kaya hindi na lang nila ginawa bago pa nagkaroon ng ganitong pagperwisyo na naman sa mga commuter? Oo, dalawa yung side ng storya, no, Jessica? Kasi kanina, nagre-reklamo itong si ACTO President Efren De Luna na sabi niya, hindi man lang daw sila tinatanong, ilang beses silang sumulat dito sa LTFRB, humingi ng dialogue. Tapos kina-clarify din daw nila itong napapabalita nga na pagpe-phase out doon sa mga PUJ o mga jeep na nasa 15 anyos pataas yung edad. Pero ang sinasabi naman itong si Hines, gayon din itong si Board Member Ariel Inton, matagal naman na raw sila na nakikipag-dialogo. Nain nga raw, ito recently, nagkaroon din sila ng meeting doon naman sa ibang mga sektor ng transport group, no? Kagaya nung FEDJO dapat iba pa mga grupo. Hindi lang nila mapaliwanag kung bakit nga daw ba wala doon ang ACTO, Jessica. Parang last week pa yata nila inanunsyo ito siya eh, or the other week pa. Parang medyo alam na ng marami na may ganyang angal itong mga jeepney driver. Ba't kaya hindi na lang inunahan yung dialogo para wala nang nangyaring tigil pasada ngayong araw? Yun sana ang mga pobreng magpapagamot ng kanilang sanggol eh nakapagpagamot, hindi na sana kumandong yung ali na nagkandahirap sa pagpasok, hindi na sana pumila ng pagkahaba-haba na parang forever yung maraming commuter.
Oo nga, yun din yung sinasabi kanina, no, nung sabi ng ACTO kanina, kung sana sinabi agad sa kanila na LTFRB na meron na talagang desisyon at walang phase out na mangyayari sa January 2016, hindi naman daw nila gagawin ito. Pero ang sinasabi naman ng LTFRB, Jessica, matagal na nilang sinabi at tapos nag-i-issue pa raw sila ng mga statement sa media na sinasabi nila na wala ito. Yung kasi ang kinakatakot kasi, Jessica, dito ng ACTO, yung naging ugat ng kanilang takot dito nga sa January 2016 na phase out umano ay yung nakuha nila na kopya ng draft na resolution mula sa LTFRB na sinasabi na yung mga sasakyan na 15-year-old pataas, ito yung mga public utility vehicle, magsisimula na na i-phase out, ipagbawal doon sa mga lansangan na bumiyahe. Pero ang sabi naman ng LTFRB, ito naman draft lang to, kaya nga daw draft dahil ongoing pa yung consultation at babaguhin nila. Ang pinagtataka lang daw na LTFRB, bakit sa kabila ng mga statement na binibigay nila, patuloy pa rin pinanindigan nitong ACTO na walang ganun na impormasyon bagkos itinuloy pa rin yung kanilang transport strike. Jessica. Naku naman. Maraming salamat sa'yo, Sherry Ann Torres.